Let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Cause I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Makasaysayang gabi po sa inyo lahat. Makasaysayang po gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong paboritong The Lotard Historian, Van Ibiernas. Ang inyong... I don't know kung paborito niyo pa rin. The Lotard Historian, Xiao Chua. Daming drama. Daming drama. Welcome po sa The Lotard History live. Gusto kong batiin unang-una. Don Makahilo. Laging nanonood sa atin sa The Lotard History Live. Hi! Ah, dito pala siya. Ma'am. Ang gandang gabi po. Gandang gabi po. Meron po kaming pupuntahang week mamaya para sa The Lotard. Yes. Oo. So, I'm actually going through difficult times, ladies and gentlemen. Kaya I hope you bear with me, ano? Oo, tsaka medyo somber ang aming, ano? Medyo magiging, ano tayo, formal. Oo, kasi... Iiwasan natin ang pag-jokes, no? Oo, kasi sige. Medyo marami tayong mga pinagdadaanan. Correct, tama. Alam mo, una sa lahat, pinapasalamatan ko si Van Ibiernas sa pag-intindi sa aking sitwasyon ngayong... ano na ito, no? Dahil may mga taong nawawala sa buhay natin. Ganun talaga. Siyempre, may mga pagsubok talaga na natin sa ating buhay. Ganun talaga. Opo. Salamat po. At sa lahat po ng nakakaintindi sa akin, ano? Sa lahat ng tao na nakasalamuha ko, na nakaintindi sa akin, sa buong buhay ko, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo. At iniaalay ko po ang aking buhay at ang aking mga ginagawa sa inyong lahat. Marami pong salamat. Okay. Sige, mabuhay. Sige. Oh, so, magkakarantin ano, lang sa tayo? Hindi na. Diretso na tayo. Diretso tayo. Ang aming mga sasabihin po ay wala pong kinalaman sa aming mga institusyong pinapasukan at mga organisasyong kinabibilangan. Okay. So, Van, yung mga Thomasites, dahil yan ang next natin na ano. Sa palagay ko, sila yung pinaka-misunderstood na mga ahente ng ating kasaysayan. At yan ang i-discuss natin ngayon. Bakit tingin natin na misunderstood ang mga Thomasites? Well, marami pa. Hindi lang yung mga Thomasites. Hindi, pero I think kailangan natin pag-usapan yung edukasyon sa ilalim ng kolonyalismong Amerikano. Correct. Kasi napakalaking pagbabago ang idinulot niyan sa ating bansa, no? Lipunan, ekonomiya, kultura, no? So kailangan siguro ilagay ito sa tamang konteksto, tama. No? Tama. Okay. Teka lang, simulan muna magsalita kasi medyo naiinitan ako. Wala tayong electric pan. Baka pwede mong bigyan nilang electric pan ang ating bisita. Ano? Mga kaibigan, tandaan po natin na sa panahon ng Espanyol, bagamat ang mga Kastila ay nagpatupad ng, in a way, what you can say, public school system, ito ay hindi masyadong lumaganap. No? Of course, ang ilan sa mga factors dyan, ang hirap ng paglalakbay noon, no? Geographically, at walang masyadong tao talaga ang mga Espanyol para ipatupad ito. No? Yeah, I think ang number one factor para sa mga Espanyol is, number one, very specific yung gusto nilang ituro sa ilalim ng public school system na yon. So for example, number one priority nila ay ano, may sumabog? May sumabog ba? I think yes. Nako, sandali lang. Sandali lang po. Ang sumabog ba yun? Kasi parang may sumabog, sandali lang. Parang may sumabog. Parang may sumabog. Wala ba may nangangamoy ba? Ayaw naman namin. May nahulog lang. Nahulog lang. Baka may nahulog lang. Okay. Ay, nahulog yata yung bag mo ba? Nahulog yung bag ko. Okay. Okay. So, yun. Now, very specific yung
yung agenda ng mga Espanyol pagdating sa educational system, no? Number one, gusto nila itong gamitin na platform para ipakalat ang Christianity, diba, no? So hindi lang ito basta public schools, kung hindi actually napaka inconsistent niyan yan. Bakit? Sa mga public school systems, kasi usually public school system ay walang ano, walang religious education, no? Pero sa Espanyol, gusto nilang pagaluin yung ano, gusto nilang pagaluin yung elemento, no? Oo, tama. Kasi naipaliwanag na namin to before, di ba? May union kasi ang church and state sa ilalim ng Espanya. So yon. Eh hindi na namin yan i-detail kasi na-discuss natin yan. Na-discuss natin yan sa isa sa mga episode, yung sinabi natin yung mga universidad ng Espanya dito sa Pilipinas, may kolehiyo, no? So so relihiyon yung una nilang gustong i-promote, tapos yes, syempre some basic academic skills, reading, writing, counting, arithmetic. Yeah. Reading, writing, arithmetic. That's the reason why sa ganyang klase ng sistema, majority talaga ng mga magiging teacher nila ay kailangan pare, di ba, no? Kasi siyempre para makapagturo nung katisismo at saka ng iba pang mga aral ng simbahang Katoliko. So, pero sapat ba yung dami ng yun pare? Nga, yun nga. Oh, yun talagang may ganun na factor yun talaga. Yun yung number one factor nila. That's the reason why kahit na willing yung mga Pilipino mag-aral, subject yun to the availability of yung mga priest teachers, yes, di ba? Ah, ang tawag dyan yung mga eskwela pia, no? That's the reason why ang talagang magtatagal lang ng mga eskwelahan ay yung nandito sa loob ng Intramuros o ng Maynila. Kasi sigurado ka na sa loob ng Intramuros o Maynila ay may mga paring Espanyol na magsisilbing mga teacher doon sa mga eskwelahan. Tama. No? Sa labas ng Maynila, medyo hindi steady ang supply ng mga paring teacher, so hindi masyadong stable yung existence ng mga schools. Correct. Bandang panahon na lang nila Jose Rizal, 19th century, medyo mas lalawak yung educational system na yan. Kaya lang, syempre, ganun pa rin. Ang pinaka-established na mga eskwelahan, kasi naka 300 years or so na sila. Ay, yung ding mga Espanyol na eskwelahan. Oo, yung eskwelahan ng mga pare, no? Although, eventually, may mga, yung Dominicans yata, Espanyol pa din, yung mga Dominican schools. Pero yung mga Jesuits, magiging mga Amerikano ba yung ano? Hindi, sa ano pa yun? After ng Revolution. After the Revolution. Pero before the Revolution, panahon yung series, ang mga Espanyol. Definitely, lahat sila. Lahat sila Spanish lang. Okay. So, yun. So, yun yung ano. So, hindi naman dahil sa ayaw tayong bigyan ng edukasyon ng mga Espanyol, mm-hmm, kung hindi, very specific yung educational program na gusto nilang gawin dito sa Pilipinas. At ang number one na kakulangan talaga nila ay ang kakulangan ng mga teacher. So, hindi nila ma-implement. Eventually kasi, dahil dumating yung mga Amerikano at tinatupad nga yung public school system na malawakan, na-demonize itong mga Spanish na parang ayaw nila tayong matuto. Although, siguro, nagsimula kila Rizal kasi yan. Nagsimula kila Rizal, kila Apolinario, Apolinario tuloy. Kila Marcelo del Pilar, kila Cristiano Lopez Aina, at saka iba pang mga miyembro ng propaganda movement, sila talaga yung nag-demonize dyan sa mga Espanyol na nagsabing ayaw nilang bigyan ng edukasyon yung mga Pilipino. Mm-hmm. Kasi nga, katulad nga nung nangyari sa kaso ng mga kadalagahan ng Malolos, di ba? Naasikaso na nila lahat. May school building na sila, correct, meron silang mga resources, nakahanap na rin sila ng teacher, pero hinarang pa rin. So, may mga ilang insidente na ganon. Pero hindi dapat sabihin na lahat ay ganon. So, ang masabi lang talaga, ang pinaka-limitations nila is because meron silang specific educational agenda, at limited yung resources nila para maipatupad yung agenda na yon, medyo hindi ganun karami ang naging products ng educational system. Pero kinlarify na natin ito before.
Dahil nga napaka-konti nung na-produce nila, napakagagaling naman talaga. Comparable or even better than yung mga European products. No, kaya kita niyo sila, si Rizal, sila sina Del Pilar, Apolinario Mabini, Cayetano Arellano. Yung mga yan, mga talagang inangaan yan all over the Trinidad, Pardo de Tavera, si Pedro, si Pedro Paterno, Peter Pater. Hinangaan yan. Si ano pa, maski itong sino itong mga tiga-Ilocos na mga Isabelo de los Reyes. Isabelo de los Reyes. Yan, tama. So mga ano ito, mga hinangaan talaga ito all over the world sa quality ng kanilang intellect. Mm-hmm. No? Dahil nga masyadong rigorous yung kanilang edukasyon na pinagdaanan. Okay. Mm-hmm. Which is different in the case of the Americans, kasi ang kaso ng mga Americans, mas nag-prioritize sila sa volume, sa dami. Yes. Kaysa sa quality. Yes. No? So, ano nangyari is, nag-recruit sila ng napakamaraming mga teachers. Mm-hmm. Dadalhin nila dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kasi gusto nilang palawakin, paramihin, yung mga basic education ng mga schools. Yes. Ang clarification ko nga dyan, so una, ang mga teachers na pilitan ay mga sundalo. Oo. Pero nagkaroon sila ng... Kasi basic lang naman eh. Tuturuan mo lang naman ng alphabet, magbilang ng konti, alam mo yun. So, inano na nila yung mga, lalo na medyo may konting mga edukadong mga sundalo. Hindi lahat ng sundalo nila ay edukado. Oo. May kasi, iba kasi ang tawag doon, volunteers eh. Hindi nga, wala nga silang military training. At saka, may mga nagbo-volunteer, mga masyado pang bata, 17, okay. 18. Underage in our standards. Oo. So, parang hindi din naman qualified. Although may ilan doon na naka-high school education, no? Siyempre, yung mga college graduates nila, mga officials na yan eh. No? Mga graduates ng West Point. Kasi siyempre, mga gumraduate ng West Point at saka ng iba pang mga military institutions sa US, equivalent na rin yun sa mga four-year degree holder, no? So yung mga officials nila ay mga edukadong tao yon, pero yung mga ordinaryong sundalo, siguro mga elementary, high school, ang either tinapos o inabot. Tapos, ang mangyayari dyan, Ang ano nila dyan, lay down your arms and pick up the books. Tapos, ito, magandang kwento to, ano? Isang Katolikong chaplain ng 1st California Volunteer Regiment, si Father William McKinnon, no, ay nagtatag ng 7 paaralan sa Manila. No? This is almost immediately after the battle, nung mga battle sa Manila. No? And ang nangyari dyan ay, even during the time of the Philippine-American War, there were about 4,000 students that were taught in 39 schools. Kasi ang sinasabi ni William McKinley, to fit the people for duties of citizenship. So parang may ganun ng framework na, again, napag-aralan nyo to sa eskwelahan, yung tinatawag na manifest destiny. Diba? The white man's burden. Na ang tingin ng mga puti ay dapat nilang gawing sibilisado yung mga hindi mapuputi. At yun yung parang naging ano nila, naging parang frame of mind nila when they went here in the Philippines. So, after ng mga American... Although yung manifest destiny ay justification for American colonialism yun. Right, definitely. Definitely. Yung white man's burden, yun yung justification para sa pag-educate. Educating. Although, of course, syempre, magkakibat yun. Kaya mo nga kinokolonize, kaya mo gustong sakupin, ay dahil gusto mo gawing mga sibilisado. But ito nga, yung sinasabi mo, nasa poster natin ito, at sikat na sikat ito eh. Eventually, noong 1901, July, dumating yung ano, actually, hindi naman yung Thomas ang una, yung S.S. Sheridan, at merong 48 teachers na Amerikano. Kaya mas marami ang dumating doon sa Thomas. Ang sumikat eh, 540 teachers. Imagine, 540 teachers, yung Thomas. Kaya Thomas Sides, ha? Pero maraming hindi alam ng mga Pilipino ito. Number one, kaya napakaraming mga Amerikanong mga teacher ang pumunta dito sa Pilipinas. Kasi na, yun nga, sa halimbawa ni McKinnon, tsaka ng iba pa, natutunan nila na yung mga Amerikano, mas na-accomplish nila yung kanilang objectives
na kunin ng puso, puso at isipan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga eskwelahan. Correct. Kesa sa pananakot. Oo, tsaka yung pakikipag-bigmak, no? Mm-hmm. So, bandang muli, na-realize yan ng, ano, ng mga pinunong Amerikano. So, nag-request sila na magkaroon ng mas maraming mga teacher na pumunta dito sa Pilipinas. Correct. So, naghanap sila sa Amerika na mga gustong magpunta sa Pilipinas. E, siyempre, para dumami ang mag-volunteer na magturo dito sa Pilipinas, tinaasan nila yung sweldo. So, magugulat kayo dito. No? There was once a time na mas malaki ang sweldo ng teachers dito sa Pilipinas kaysa sa teachers sa may Amerika. Kaya napakarami nila nag-volunteer. Ang kailangan ding makita dito, merong missionary zeal itong mga Thomasites na ito. Pero malaki talaga yung sweldo nila. Pagkatapos, dumami pa ng dumami yan kasi pagdating dito sa Pilipinas, bibigyan pa sila ng mga sarili nilang mga pabahay. Alam mo yun, correct, pagkatapos, meron pa silang mga katulong dito. Kaya nga yung kwento ng mga anak ng mga teacher, kasi siyempre, magpupunta dito sa Pilipinas, mga batang-batang mga teacher. Mga Thomasay, yes, yes. Mag-aasawahan lang yan eh. Correct, no? Correct. Si ma'am at saka si sir, mag-aasawa yan. So magkakaroon ng mga anak dito sa Pilipinas. Correct. Ang kwento ng ilang mga Amerikano, na anak ng mga unang batch ng mga Pilip ng mga Amerikanong nagpunta dito, yung iba sundalo, yung iba teacher. Mm. Ang kwento nila nung ilan sa kanila nandun to sa In Our Image na dokumentaryo, sabi niya 16 years old na yung bata, hindi pa nagtatay shoes. Oo, hindi nagtatay ng shoelaces kasi someone was always doing it for him. Mm. Kasi nga napakamura ng pasahod ng mga Pilipinong DH at napakalaki ng sweldo ng ano. Kasi isipin mo, halimbawa mag-asawa kayong teacher, mas malaki pa yung sweldo nyo sa Amerika, eh mas mababa ang standard of living dito sa Pilipinas. So parang mas marami kang perang nakukuha. Tapos dalawa pa kayo. Kung mag-asawa kayong teacher, diubod kayo ng yaman. That's why ang kwento nila, nakatira sila sa napakalaking bahay, tapos meron silang driver, meron silang tagaluto, meron silang gardener, meron silang tigalawa, meron silang tigaplansya. Pagkatapos, ang sports ng mga ulol, polo club. Yes. No? Alam mo yun? So, buhay social talaga sila. Pala, hindi ko matatanggalin yung fact na they think that they were doing something great. No? Hindi ko tatanggalin yun kasi it's a bother then to go in another country, 'di ba? Na parang hindi mo alam kung ano bang itsura yung Pilipinas noon, 'di ba? Pero ngayon pupuntahan nyo, tapos hindi mo alam kung anong sasapitin niyo doon dahil yung mga natibo ay ipinakita sa inyo yung caricatures ng mga uncivilized. Pero sa totoo lang, pag siguro nag-enjoy din sila pagdating dito kasi napakamagagalang ng mga Pilipino, napakamagigiliw. Siyempre, yung problema na yan, makikita mo lang sa umpisa. Mm. Pero makalipas na sila ng ilang taon dito, siyempre, susulat din naman yung mga nandirito. At napakagaganda din naman ng ano nila dito sa Pilipinas. Mm-hmm. No? Na ganun nga, ganda ng buhay nila. Alam mo yon, pagkatapos, hindi naman masyadong masama dito sa Pilipinas. Mainit nga sa Pilipinas, pero hindi rin napakalamig. Kapag tag-init naman, umakyat naman sila sa may Baguio. Correct. Kaya nga may teachers ano doon eh, may teachers camp. Alam mo yun? O, klase silang ginawa doon every summer, kundi mag-campo doon at ginagawa tumira, nila. Doon sila tumira, magpapalamig sila. At, kung at hanggang ngayon, may teachers camp pa. Nandun pa yung ilan sa mga kabahayan doon. So, yun. Mm. So, pinrioritize ng mga Amerikano yung dami kasi ang gusto nilang mangyari ngayon is dumami ang mga Pilipino na pumasok sa eskwelahan, no? Medyo hawig ito sa style na ginawa ng mga Espanyol. Mm-hmm. Kasi ang ginawa ng style ng mga Espanyol, nagbukas ng mga eskwelahan, nagbukas sila ng mga catechism schools eh, tapos doon na nila bi-brainwashing. Ganon din ang ginawa ng mga Amerikano dito kasi siyempre ang ituturo nila sa mga bata at ito ang sinabi nila ano eh nila Pepe Jokno at saka nila ano nila
sino tong dating vice president? Emmanuel Pelaez, di ba? Doon din sa ano, doon din sa may Inaro Image na video, mm-hmm. sinasabi nila, lumaki daw sila, kilala nila sila George Washington, sila Paul Revere, lahat ng mga bayaning Amerikano, mm-hmm. pero hindi nila kilala yung mga bayaning Pilipino. Okay, okay. Pag nakita mo yung mga libro doon, talaga important ang mga libro. Tapos, so, George Washington ang pinag-aaralan ng mga Lincoln. Tapos, mag-alpabeto sila. A is for apple. Eh, wala namang apple dito sa Pilipinas. Anyway, sinasabi nga nila, that simple alphabet lesson na A is for apple, yan na yung pinakamadaling paraan para makapasok ang American imperialism. Eh. Correct. At goods. Kasi parang in a political economic sense, binibrainwash mo yung mga tao to love American products. Correct. And American culture. So, napakadali na na mag-demand ng Apple and everything else. Correct. When correct. It comes to the educational system. So, kakalat yan ng kakalat. No? Correct. So, magsisimula sila syempre kung saan lang maabot ng American teachers. Pero syempre, magmumultiply effect yan. Kasi, binuksan din nila yung, ano, yung... Pinagpatuloy, actually, hindi nila binuksan. Pinagpatuloy nila yung eskwela normal na magiging Philippine Normal University. Normal school, tapos normal college. Tapos bandang ulit yung Normal University. 1901 yan. Magpuproduce ng ano, magpuproduce ng mga teachers, ng mga Pilipino. Okay. Pinoy naman na teachers. Pero yung ituturo din ng mga Amerikano. Diba? Same no? with, alam mo ba, na si Elpidio Quirino, ang first job niya, bago siya nag-college, ay magturo. Kasi apparently, kung hindi makapasok sa normal, halimbawa, napakalayong lugar ng Launyo, ng ano, ng Ilocos Sur. Bigan. O Bigan, no? Sa may, ano yung katabing bayan doon? Nakalimutan ko na. Basta doon siya. Kabuya. I forgot. But anyway, doon siya. Tapos ang mangyayari doon, dahil walang teacher doon, dahil tapos na siya ng high school, pwede nang maging teacher ng elementary. Actually ang naging standard. Elementary actually, lang. Actually, naging standard nila noon. Pag umabot ka ng grade 6, pwede ka nang magturo. Pwede ka nang magturo. Yun yung ginawa ni Elpidio Quirino. Una niyang job yun. Pagkatapos siya sa grade 6, nagturo ng elementary. Kaya ako yung mga lola ng yung lola ng nanay ko, no? Puro mga teachers yun eh. Kasi sa ganun din, pero ako, yung mga lola ko na, yung lola ko, yung nanay ng nanay ko, at saka yung mga kapatid niya, at saka mga pinsan niya, puro mga graduates ng PNU. No? PNU? PNU ang lola ko eh. Kaya pala parang at home ka nung nasa PNU ka. Ano? Pati ang mother-in-law ko, PNU din eh. Wow. Yung nanay ni teroristang misis, PNU din. Diba? So, ay, batiin natin yung mother-in-law ni teroristang misis. Si Nanay Leti, yan. Tika PNU din yan. Mm. So, ano tawag nito? Kasi sa probinsya, yan na yung ano ng mga kababayan eh. Ang naging trabaho na ng mga kababayan sa probinsya natin ay maging mga teacher. So, halos lahat, yung lola ko tsaka yung mga kapatid niya, and then, ilan sa mga kapatid niya, tapos yung mga pinsan niya, puro mga teachers eh. Nanay ko din, naging teacher. Kaya, tanong ko nilabas ako, teacher din. Naging teacher ka din. So, ano tawag nito? Ang grade 6 ka lang nun, pwede ka na magturo ng elementary. No? Actually, parang lumalabas, may nabasa nga ako isang dokumento, grade 3 o grade 4 ka, pwede ka magturo ng grade 1. Yes. Parang ganun. Totoo yun. Tapos grade 6 ka, pwede ka magturo ng grade 1 hanggang grade 4 o grade 5. Pag high school ka, pwede ka magturo ng buong grade school. Grade school, oo. Ganun ang naging ano nila, ganun yung naging standards nila. Kasi, ang priority nga talaga ng mga Amerikano ay damihan yung mga eskwelahan na mabuksan para pumasok sa eskwelahan yung mga kabataang Pilipino na siya namang binibrainwash nila tungkol sa kabutihan ng Amerika. Ng Amerika. At kasamaan ng mga Espanyol. Yun ang nangyari doon. That's why, kaya nga pinromote nila yung mga ideas ni Rizal kasi siyempre si Rizal nagsasabi, masama ang mga Espanyol, yung mga paring Espanyol, mga rapist at mga ganyan. At hindi lang yan yung pag-appropriate nila kay Jose Rizal, ha? Kasi si Jose Rizal, di ba, nag-utos eventually yung Governor General na magkaroon ng estatwa si Jose Rizal sa bawat public school right. na itatayo ng mga Amerikano. So ang ginawa nila, naging mascot ng American education si Jose Rizal. Kasi ang sinasabi ni Jose Rizal, hindi dapat tayo lumaya
kung walang edukasyon. Pero, in fairness naman kay Jose Rizal, bago siya ipakalat ng mga Amerikano, sikat na rin naman definitely. Siya. Definitely, yun yung sinasabi natin. In fact, kaya nga si Rizal ang pinili ng mga Amerikano kasi si Rizal ang pinakasikat na Pilipino. Correct. Noon dumating pero kumbaga, parang na-appropriate kasi yung idea na in a way, Rizal's idea supported what the Americans wanted to do. De, tin-twist nila. Sabi ni Floro Kibuyen, tin-twist nila. Yung mga ideas kasi, ni Rizal. Bakit? Kasi ang sinasabi mo, pag-usapan natin kasi na nabanggit mo na itong eskwelahan ng aking kaibigan na si Wensley Reyes. Ano? Hi, Sir Wens. Itong pakawalang normal ng Pilipinas. No? Philippine Normal School. Ang tanong ko dyan, bakit normal ang tawag doon? Kung may normal, hindi mayroon nung isang salita na hindi ko pwedeng magitin. Huwag ganun. Hindi, ang ibig sabihin ng normal, ang root word dyan ay siyempre norm. Ang equivalent ng norm ay standards. Na essentially, ang idea kasi talaga nila noon is, nung unang panahon, kung sino-sino nagtuturo, kasi anong nangyayari, no? Habang kasaysayan nito. Kasi, alam niyo naman, sa Europa naman ito magsisimula ang lahat sa Europa. So, ang sistema kasi sa Europa, tatandaan nyo, ang edukasyon ay masyadong elitista para lang sa hari at saka sa mga kamag-anak niya, yung mga noblesa, di ba, no? The nobility. Sila lang ang nakaka-acquire ng education. No? So, siyempre, yung educational system pa noon, ang ginagawa lang nila, kung sino yung pinakamatatalino sa kada field, nagiging parang tutor nung hari. Hindi talaga siya yung kagaya ng sistema ngayon na mayroong mga textbook, mayroong mga kung ano. Ito lang, tinututor niya one-on-one, di ba? No? So, kumbaga naka-tailor fit doon sa kung ano yung gustong matutunan ng bata, ito yung hari, yun yung matututunan niya, yun yung ipoprovide sa kanya nung kanyang mga tutors. Or kung sakasakali, kung talagang malakas yung personalidad ng mga tutor, may impluwensyahan niya yung bata, di ba? That's why, limbawa, sila Alexander the Great, sinasabi ang mga nagturo sa kanya, kung di ako nagkakamali, ay si Aristotle. Kung di ako nagkakamali, ha? So, in any case, unti-unti yan mawawasak, no? Unti-unti yan mawawasak, no? Kasama sa mga mawawasak niyan, si St. John Baptist de la Salle. Kasi ang gagawin ni St. John Baptist de la Salle, magbubukas siya ng mga eskwelahan para sa mga, ano? Mahihirap. Para sa mga mahihirap. Eskwelahan para sa mga mahihirap? Ang La Salle? Doon nagsimula ang La Salle. Eh, nag-iba ng takbo dito sa Pilipinas. Hindi, ang sabi kasi natin... Hindi, papaliwanag natin mamaya. Mamaya. Papaliwanag namin kasi mamaya. Kasi 1911 din ang La Salle. Okay. So, kaso ang problema is, sure, dumadami yung mga eskwelahan, dumadami yung mga teachers, kaso hindi standardized yung natututunan. So, parang hindi pantay kuminsan. Oo. So, kasi ang natututunan mo, depende kung ano alam ng teacher mo. So, alimbawa, kung teacher mo si Bani Biernas, iba yung matututunan mo. Oo. Kung si Xiao Chua yung teacher iba mo, yung matututunan iba mo. Din yung matututunan mo. That's why, inisip nila na kailangan magkaroon ng isang standard o isang norm na dapat lahat ng mga estudyante pare-parehas yung matututunan pang pumasok sila sa eskwelahan. Kaya pumasok yung concept ng norm. At saka ng normal. No? So, hindi normalan yan. Ganun din naman kasi ang normal. Eh. Ang ibig sabihin kasi ng normal, isang standard of behavior, isang standard ng pag-iisip, ng ano. Kaya, ang abnormal, hindi ka sumusunod doon sa standards na yon, no? So ganun din yung mayroon. Ano. At tanong ko ba, so gustong i-standardize ng mga Amerikano sa kanilang educational system ang education, which is not a bad thing. Oh. Pero yan ba ang ginawa ni Rizal noon sa dapitan? Hindi, actually. Kasi progressive school si Rizal eh. Ano yung ibig sabihin pag sinabi mong progressive school? Yung style mga komunista ba yung nandiyan? Hindi naman.
Yung style ni Rizal actually mas lapit dun sa style ni St. John Baptist de la Salle. Na tipong kung ano yung kailangan ng bata, tsaka yung aptitude, hilig, yung kanyang inclination. Tapos may real world applications. So, di ba, tuturo ni Rizal. Kasi mga magsasaka yung mga tao, di ba? Tuturuan niya kung paano magbilang, mag-compute ng mga, ano, ng mga presyo ng mga bilihin. Alam mo yon. Tapos, puro mga ano, puro mga practical ng mga stuff yung tinuturo ni Rizal doon sa mga estudyante niya sa may sa may dapitan, no? Which is different from yung ginawa ng mga Americans, kasi ang gusto nga ng mga Americans, kumbaga parang factory yung style ng mga kumbaga Americans. Kumbaga mangyayari, parang pare-pareho yung mga lalabas. Oo, pare-parehas. So, pare-parehas yung mga alam nila. That's why. Parang may expected graduate attributes na tinatawag tayo dyan. So, mangyayari, magme-memorize sila. So, lahat sila, alam nila yung ganito. Ganito, ganyan. Ganitong mga tula, ganitong mga kanta. Hindi ba parang ganyan din yung tatak-UP na tinatawag? Parang para alam mo kung ano yung... Parang ganun, di ba? Tatak-UP. Which is so ironic. So ironic. Kasi ang UP, gusto na nga kumontra dyan sa ganyan, eh, di ba? Pero hindi, kaso binalik ulit eh, yung tatak-UP eh. So ibig sabihin, nag-agree ka pala doon sa nag-object nun? Ha? Yung Revitalized General Education Program? Hindi naman, pero ang ako kasi, mas gusto ko na yung luma. Kasi yung panahon natin, doon talaga makikita yung ano, in hindsight ah, nung mga panahon na yun, iba opinion ko eh. Ngayon. Kasi ngayon, ang opinion ko, nakikita ko na yung importance ng liberal arts education. Eh. Yung tatak-UP nga na, kahit science ka pa, kahit kailangan may liberal arts background. Anyway. Ayun, sige. So, yan yung, ano, yan yung naging style nila. Standardized. No? Now, anyway, hindi sila by any means hindi ganoon kaorganisado yung mga Amerikano actually. Sa umpisa, hindi din nila alam kung ano yung ituturo nila. Tapos nagdidebate yung mga educational officials. Kasi parang tipong ano ba tuturo natin dito? So may mga iba ang gusto mangyari. Ang gawin nila natin, sabi nila, turuan na lang yung mga Pilipino na yan kung paano maghanap buhay. So, ang ituro, farming... Ano? Parang vocational. Parang vocational. That's the reason why, nung nilabas nila yung University of the Philippines... 1908. Sa Los Baños yung unang, ano, sa Los Baños... Isa sa unang campus. Oo. At ang emphasis kasi na... Kasi fine arts yung una eh. Ang isang ang emphasis niya sana doon ay agriculture, farming, di ba? No? Ganun din yung ano, yung sa ngayon ang Central Luzon State University, CLSU. Oh, dati kasi agricultural school 'yan. Og Muñoz, no? Eh ngayon science school na 'yan. So original na plano din diyan yun niya, turuan yung mga Pilipino kung paano maging magagaling ng mga magsasaka, no? Pero meron din isang grupo ng mga American educators na ang argumento naman, hindi, ang kailangan, kasi siyempre, depende sa pangangailangan ng Amerika dito sa Pilipinas, gusto nila matuto ang mga Pilipino ng civic duties. Ibig sabihin, bayad ng buwis, sundin yung batas, alam mo yun. Tama. Mahalin ng kanilang bansang Amerika. ang inang bayang Amerika. Alam mo yun? That's why memoryado na say, can you see? Diba, no? By the dawn's early light. Tapos mga ganyan-ganyan pa, mga kung ano-ano pa. Yung tinutugtog yata doon, yung mga marcha si Susa, yung ta-da-da-da-da-da-da-da. Yung mga ganun, no? So, yun. So, that's why naging integral part din, for example, yung ROTC training, diba, no? Kasi 1935 yan. Civic duties. Civic duties. So, ganun yung ini-emphasize nila, no? Mm-hmm. So, ano yan, ha? Hindi yan masyadong clear-cut yung objectives ng mga Amerikano. Yung maging, ano, yung maging ito, head ng public education. Tingnan mo to, ano? Alam mo, tama ka, eh.
Kasi dito sa datos na nung nire-research ko tong Showtime, ano? Los Baños na. Los Baños. Yung ano? Alam yung ko yan kasi nagturo. Sinagturo ko sa Los Baños at saka may marker pa yan doon eh. Si Schuster ang nagpanukala. Schuster, this shortest street in UP. Di ba? Morgan Schuster, Secretary of Public Instruction, ang nagpanukala, no, ng UP. At Philippine Medical School ay ginawang UP College of Medicine. Ngayon din isang College of Agriculture ang itinatag sa Los Baños, Laguna. So, UP College of Medicine, which is ng Padre Paora, and yung College of Agriculture, Los Baños. Tapos yung Fine Arts ay sa San Sebastian naman sa isang bahay na ngayon ay inilipat sa Acusar, yung bahay na yun. Now, ito nakakatuwa kasi sinabi mo, iba-iba yung tunguhin. Ito yung tunguhin ng isang Amerikano na unang presidente ng UP, si Mare S. Bartlett. Sabi ni Mare S. Bartlett, no? Adikain ng pamantasan na ubugin at gabayan ang mga kabataang Pilipino sa mga sining maagahang mga humanidades at kasalimuotan ng demokrasya. Demokrasya. Dahil ito ay produkto ng kolonyal na pampublikong edukasyon, nais itong patatagin ang imahe ng US. Now, that's beside the point. Ang sabi ni Bartlett, kahit ganon, this university should not be a reproduction of the American university. If it is to blossom into real fruit, it must grow on Philippine soil. It must not be transplanted from foreign shores. It can serve world best by serving best the Filipino. So, may mga ganong vision na rin noon na mabagal yung pag-attain kasi talagang nakasalig yung edukasyon sa Amerika. That's why, yung mga initial years yata ng American colonial education dito sa Pilipinas, iba-iba yung produkto nila. Alam mo yun? May ibang hindi katulad ni, hindi katulad nung panahon ng Espanyol na si Rizal, parang Sterling lahat eh. Ito hindi. Noong panahon kasi nila Rizal, lahat sila, putya, magagaling mag-Latin, magagaling mag-Espanyol, correct. Mo yun? Yun talaga yung pare-parehas talaga yung produkto. Ito, iba-iba yung, ano, yung ang common lang sa kanila, syempre, marunong sila mag-English. English. Tapos may mathematics. Arithmetic. Yung 3 R's nga, reading, writing, arithmetic. Pero yung iba kasi, ang naging focus, yun nga, yung gardening, pero tama, no? Farming. Walang masyadong liberal education sa mga unang taon. So parang ang nangyari, hindi ba tayo bumabalik doon sa panahon ngayon na parang tinatanggalan ng oras yung liberal education tulad ng pagtuturo ng araling panlipunan? E tanungin mo yung idol mong si Noynoy Aquino na nag-K-12. Ayoko pag-usapan yun kasi yun, hindi lang si Noynoy yan. That's closer to home, Mr. Vienna. Do not do that. I have many issues already now. So anyways, ano tawag nito? Iba-iba yung ano, naging iba-iba yung, kumbaga, ang gusto nga nila sana mangyari, mas standardized yung product, pero sa simula, nagkakagulo sila. Kasi halimbawa, si David Prescott Barrows, iba yung agenda ni Barrows. Tapos sino ba? Sila Ferguson yata, yung isa pang naging secretary, yun niya, si Schuster. Iba-iba yung mga ano nila, iba-iba yung vision nila para sa public education ng Pilipinas. Pero ang common denominator lang is, at least, yung mga taong gumraduate ng elementary, high school, at lalong-lalo na yung mga gumraduate ng college. No? At ito, tatanim ito sa isipan ng mga Pilipino. Pag-graduate nila, magkakaroon sila ng trabaho sa gobyerno. At yung mga panahon na yon, bureaucracy. Ang mga panahon na yon, maganda magpasweldo ang gobyerno. Kasi actually ang mga kano, maganda magpasweldo sa gobyerno eh. No, minsan mas mabuti pa sa Amerika o sa ilalim ng mga Amerikano. Mas maganda actually magtrabaho para sa gobyerno kaysa magtrabaho para sa pribadong sektor, no? So ang nangyayari is yung mga graduates natin, no, yung mga graduates na to sa ilalim ng American educational system,
unti-unting gumanda yung ano nila, yung buhay yung nila. Kanilang buhay. Tapos nagkaroon pa ng tinatawag ng pensionados. Di ba, pinili sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas yung mga ipapadala sa Estados Unidos para mag-aaral ng further studies. Hindi yun. Tapos pagbalik nila dito sa Pilipinas, bibigyan sila ng matataas na pwesto sa gobyerno. Kasi may mga masterado na yan. Correct. Iba, may mga PhD. So, pagdating yun, sina Jose Abad Santos yan. Sina Carlos Peña Romulo. Sila Benitez. Oo. Oh. Sila Benitez. Basta marami yan. Maski sila JP Laurel eh. Oh yeah, definitely. Kasama dyan. So ang mangyayari, pagbalik nila dito, no, mga bata-bata pa sila, mga in their mid-20s, or siguro early 30s, pagbalik nila dito, ang tataas na ng mga pwesto sa may gobyerno, no? Tapos, dahil nga matataas yung pwesto nila sa gobyerno, nilalapitan sila ng taong bayan, no? Humihingi ng tulong. Maya-maya lang, kandidato na sila. Naging mga ano na. Oo, politiko na. Politico. Kasi siyempre nakakatulong na sa taong bayan eh. Kaya iboboto na. So ganyan yung mga naging trajectory nila, no? Konting edukasyon, trabaho sandali sa gobyerno, tapos bandang uli maging politiko. Well, lalong iigting yung pagpasok ng mga Pinoy na yan na nakapag-aral sa Bureau pagdating ng 1913. Correct. Kasi si magkakaroon tayo ng isang governor general na supposedly, ang ganda ng ano niya, mabango siya sa mga historians eh. Kasi siya yung nagbukas ng bureaucracy sa Pilipinisasyon, no? At yan ay si George Harrison, mga kaibigan. Si George Harrison. Francis. Francis ba? Francis Burton. Harrison. Iba si George Harrison. George Harrison ay kasama ni Paul McCartney. At ni John Lennon. John Lennon. John Lennon. Akala ko dati yung Harrison Plaza pinangalan kay George Harrison yan eh. Francis Burton Harrison. Yan. So, ang ginawa ni Francis Burton Harrison, no? Imbis na rank and file lang yung mga Filipino, pinromote niya mga division chiefs, bureau heads. Na ano naman, ang problema lang, kulang sa experience, kung ano sana, kung nabigyan ng mga isa, dalawa, tatlong taon ng experience, baka qualified na sila doon sa mga positions na yun. Eh, kaso ang nangyari, medyo hilaw sila kasi hindi pa sila ano eh, hindi pa talaga sila, kulang nga sa experience. But in any case, ang pinupunto natin nga dito is, it's not so much yung contents ng education ang nagbago sa ating sa isipan ng mga Pilipino, no? Pero siyempre nandoon nga katulad ng sinasabi natin, nandoon yung mga basic foundations para sa pagbe-brainwash ng mga Pilipino, yung pag-i-introduce ng American images, yes, mga American heroes, American history, culture. Andun yun yung basic foundations. At ang lakas nun kasi hanggang ngayon, pag sinabi mong alphabet, A is for apple pa rin eh. Hanggang ngayon. Pagkatapos, ang pinakamabigat dyan is, yun nga, pag-graduate mo, kahit na hindi college eh, mga high school lang, nagkakaroon ka ng ano, nagkakaroon ka ng magandang future, di ba, no? Kasi nakakapagtrabaho ka sa gobyerno, steady yung income, alam mo yon, mababa naman ang standard of living sa Pilipinas. So, pag napasweldohan ka ng medyo maayos sa gobyerno, nakapundar ka ng konti, bibili ka ng lupa, mura lupa ng mga panahon na yun eh. Correct. Bili ka ng lupa, bili ka ng bahay, bandang uli, bili ka na ng konting ng auto, pagkatapos mga sasakyan. In short, gumaganda yung buhay mo. So, na-associate ng taong bayan yung pag-angat sa buhay, sa edukasyon. Sa edukasyon. Kaya hanggang ngayon, ganyan. Hanggang ngayon, ang image is, kung gusto mo takasan ang kahirapan, mag-aral ka. Kailangan makapag-aral ka ng mabuti. Tapos, para namang sinasabi mo na hindi totoo yan. Totoo yon na hindi totoo. Kasi kailangan mo yung edukasyon, pero hindi edukasyon lang. Oo, kailangan. Ang pag-ano sa'yo, discarte ka. Oo, swertehin ka rin ng konti. Oo, swerte. Ang nangyayari lang kasi ngayon, kapag may edukasyon ka, lalo na pag may college education ka, isa talipa, pasok ka sa isang field, tapos parang hindi ka umaasenso doon, may flexibility ka
to move to another field, di ba, no? Or, katulad ng ginagawa ng marami nating kababayan, nagtatrabaho sa ibang bansa, di ba, no? So, yun lang yun na po-provide. So, hindi sapat yung edukasyon, pero binibigyan ka ng edukasyon ng tsansa. No? Binibigyan ka ng tsansa. Pero ng panahon ng mga Amerikano, hindi lang talaga basta tsansa. Kasi, automatic talaga, kapag ka ikaw ay edukado, magkakaroon ka talaga ng opportunities. Kasi by default, eh, wala nang iba. Kayo lang ang edukado, wala ka namang kalaban doon. Diba, no? So, halimbawa, pupunta ngayon yung mga yan dito sa Maynila, dito sila mag-aaral. Kasi dito ang mga universidad, eh, no? Mag-aaral yan, graduate dito sa Maynila. Pag-uwi niyan sa probinsya, putsa mo. Eh, big time ka. Big time ka. Nakagraduate ka eh. Oh, big time. Kaya, alam nyo, yun po, doon nyo po maintindihan. Kung bakit, kahit na nagkaroon ng daming patay nung Philippine-American War, di ba? Daming namatay na civilian, daming atrocities ng mga Amerikano. Parang ang bango-bango ng mga Amerikano sa atin. Kasi ang nangyari dyan, talagang yung ginawa nilang edukasyon, bagamat ito'y kolonyal, nagka-impact in a direct way doon sa mga tao na nag-aaral. Tsaka na-brainwash nila yung mga tao. Exactly. Na-brainwash nila yung mga tao. Pero ba, hindi natatapos sa pagtuturo yan, ha? Kasi, kung nung nagturo na sila ng teachers, nagkaroon ng Thomasites, limandaan yan, isa dyan sa mga napadala sa amin, sa Tarlac, una sa Concepcion yata, and then, nakalimutan ko na yung Ayos, Concepcion, tapos Tarlac, no? Siya yung nagtatag ng pinakaulang National High School sa Pilipinas, Tarlac National High School, si Frank Russell White, na hanggang ngayon nagmumulto doon sa eskwela ng Concepcion, tawag sa kanya Mr. White, eh. So, ano yan, si Lino Dison ang sumulat tungkol sa kanya. Tapos, makikita mo, hindi lang teachers, so, merong Philippine normal, mga Pilipino naman ang tinuruan ng mga Amerikano na maging teachers. Na syempre, kapag kailangan mo ng teachers, kailangan mo ng eskwela, kailangan mo ng infrastructure. So, ang nangyari dyan, nagkaroon ng, ano, ng, noong 1907, di ba, nagkaroon ng isang taga-Nueva Ecija, nagpanukala, na every 3 kilometers, dapat mayroong school building. Kaya Isauro Gabaldon. Isauro Gabaldon ng Nueva Ecija. Governor yan, naging governor ng Nueva Ecija. Correct. Yan. Tsaka congressman. So, ang nangyari dyan, eventually, ipinagawa kay ano, no? Tapos, yung matibay na materyales, yan ang nasa batas. Ano yan, high ceiling, pagkatapos, para kasi ano eh, para medyo yung ventilation. Na, oh. Ang maganda dyan ay, bagamat American ang government na nagpatayo, si Parsons, yung arkitekto, ang disenyo niya, parang bahay kubo. So parang ang nangyari dyan, May stilts, may bahay kubo. Bahay kubo talaga. So nagkaroon ng fusion ngayon, yung in a way, yung American idea of education, nagkaroon siya ng mukhang Pilipino dahil yung araw-araw na papasok, every 3 kilometers, para hindi maglakad ng mahaba ang mga bata, ay mga bahay kubo na malalaki. Na siyang nagkalinga at gumawa ng edukasyon para sa mga tao. So, kaya tinawag na Gabaldon Hall yun. Ngayon, naging conscious din naman kasi yung mga Americans na huwag gawing mukhang Amerika ang Pilipinas, na i-incorporate din yung mga kagawiang Pilipino, yung mga arkitekturang Pilipino, kulturang Pilipino doon sa kanilang mga ano. So, naalala mo ba yung planting rice is never pan? Di ba? Magtanim ay di biro. Alam mo, yung magtanim ay di biro, kasi paga ng ano yun eh. Di ba maghapong nakatayo, maghapong nakaupo? Di, kasama yun doon sa ano, kasama yun doon sa isang school of thought ng mga Amerikano na na kailangan nga magsaka ang mga Pilipino. Pero nung in-English nila, nag-iba yung meaning. Oh. Naging tamad na yung Pilipino. Oh. Kasi sabi na, planting rice is never fun na. Oh. Kay Brad Pitt ko nakuha yan eh. Isko Salvador, Brad Pitt, magandang gabi po, no? Sa inyo. So yun. So ibig sabihin, ano ah, on many sides, books, architecture, policy, manpower, ay binuo nila itong public school system na hanggang ngayon ay may impact sa atin. At that time, the main thrust of it is to make us brown Americans of Asia. Correct. At ang hindi mo pa nababanggit, dadagdag ko na lang, ganito, putsa, naging status symbol ang spokening dala. Ay, hanggang ngayon. Ang American spokening hanggang ngayon, that's dala. Why, that's it why, is raining, aren't that's why they? I think that we should make tusok-tusok the fish balls. No, I'm joking. Yan ibig sabihin. Kaya nga si ating Amalaya, what are you calling me? Amalaya? Amalaya? Oh.
So English is the status symbol. And that's you, the bottom of three, huh? Form a straight circle. It is raining, aren't they? Aren't they, yes. So ang then, ano kasi dyan is, na kasi alam mo bakit siya naging status symbol? Kasi ang taong nag-i-English ay isang edukadong tao. Tama. So, at nabanggit na nga namin na yung edukadong tao ay medyo mas nakakaangat yung buhay kaysa doon sa hindi edukado, no? Tapos yun, ang sinugod ng mga Pilipino pagdating sa kanilang mga profesyon, di ba? Ang mga kababaihan, napakarami pumasok sa pagtuturo. Naging teacher. Oo. Ang mga lalaki, pwedeng doktor, pwedeng abogado, na yan naman talaga din yung mga pinipili na nilang mga kurso kahit nung panahon pa ng mga Espanyol. Kaya lang ngayon, medyo yumaman yung mga ano, yumaman yung mga abogado kasi dumami ang ano eh. Dumami ngayon yung mga pupunta sa korte para sa mga maliit-liit na mga usapin, no? Alba, dati, pagka may problema sa lupa, pinag-uusapan na lang yan. Ngayon, pupunta na sa korte, di ba? No? Kasi lahat gusto ng para makapag-participate doon sa bagong sistema at maging, kumbaga parang ma-register yung existence mo, yung presence mo doon sa loob ng system na yon. Tsaka in-encourage siya, alam mo yung mga Americans, yung mga Amerikano kasi ay isang litigious society, mahilig sila sa mga kaso-kaso. So yung mga abogado natin, ano yan, naging parang lumalabas. Lahat ng mga ordinaryong tao, kailangan nila ng tulong ng mga abogado para maproteksyonan yung... So, nagkaroon ng problema yung... Nagkaroon ng trabaho itong mga abogado. At saka tumaas... Na yung mga maliliit na bagay ay nilalapitan sila. Oo, at tumaas yung estado nila sa harap ng mga ano... Parang yung yung fiscal ng Mindoro, tsaka ng Tayabas. Oo. Diba? Laging nilalapitan yan eh. At yung fiscal din ng ano, ng Cebu. Diba, no? Oo. At very early in the American occupation yun, ha? Kaya nga. So, ano sila? Ganyan. So, si Quezon yun, tsaka si Osmeña. No. So, papasok dyan, no? Yung mga edukadong Pilipino. Hindi pa nga masyado marami yung mga naging engineers, eh. Yung mga engineers kasi, bandang huli na lang yan magiging, ano, eh. Magiging parang status symbol na occupation dito sa may Pilipinas. Pero nung una talaga, doktor saka abogado. Doktor abogado at kahit pa paano ng Espanyol, doktor abogado at pagpapari lang naman yung pinaka-main na mga trabaho eh. At ang pambabae talaga noon, lalo na yung mga medyo may kaya sa buhay ay maging teacher, mag-aral dito sa normal, no? Now, ang nangyari diyan, yun nga, tulad ng sinabi natin, yung mga medyo may kaya sa probinsya, yung mga anak nilang babae, karamihan diyan ay nag-aaral ng pagiging teacher dito sa Maynila. Kaya siguro naalala pa ng mga ilang medyo may edad nating mga followers dito at nanonood sa atin na yung mga teachers nila nung unang panahon talagang medyo may dignidad, may bearing, di ba, no? Kasi unang-una galing na yan sa ano eh, galing na sa mga medyo may kayang pamilya, tapos nag-aral lang dito sa Maynila. So pagbalik doon, ganun, no? Kaya naman din ganyan kasi maganda din ang pasweldo ng ano. Pag i-check nyo sa mga documents, check nyo sa mga annual reports ng Department of Public Instruction o kaya ng Bureau of Public Education, no? O Bureau of Secondary Education. Makikita nyo, ano, maganda ang pasweldo sa mga ano, maganda ang pasweldo sa mga teachers na medyo bumagsak yung pasweldo ng teachers ano na eh etong mga bandang mga yung kasagsagan na yata ng panahon nila President Marcos, President Cory Aquino, no, napakababa ng sweldo, hindi nila tinataasan yung sweldo. Kaya nga nung panahon ni ano
ni Cory Aquino, ang daming mga public school teachers ang parating nagrarally, humihingi ng dagdag na sahod. Pero noong panahon ng mga Amerikano, maganda ang sahod ng mga teachers kasi nanggaling pa nga yan doon sa mga Thomasites. Napakataas ng sweldo para ma-encourage yung mga teachers magpunta dito sa Pilipinas. Okay. Pero nagkaroon ng konting kontrobersya na, karoon ng konting kontrobersya mga second decade ng American rule dito sa Pilipinas kasi mas mataas ang sweldo ng mga Amerikano kaysa sa mga Pilipino. Mm-hmm. So, nagkaroon ng mga kaso-kaso dyan na bakit mas mataas ang sweldo ng mga Amerikano? Siyempre kasi equal pay for equal work, di ba? No? Okay. Hanggang ngayon, ipinaglalaban niya ng mga Pilipinong mga manggagawa, halimbawa sa mga international schools. Di ba? Na bakit pares na naman sila ng trabaho ng mga foreigners, bakit magkaiba yung sweldo. So sweldo. may malalim na kasaysayan niyan. But point is, maganda ang sahuran sa ilalim ng mga Amerikano. Oo, sa mga teachers. That's why maraming mga nainganyo na maging mga teachers. Na ngayon, medyo unti-unti nang bumabalik. Okay. Kasi habang tinataasan mo kasi ang sweldo ng mga teachers, yung mga pagkagaling na teacher. Hindi, tsaka tumataas din yung paggalang ng teacher sa sarili niya. Kasi pag masyadong mababa ang sweldo mo dyan. Tapos sobrang trabaho. Nakakababa ng dignidad. Oo. So, kaya binabati ko yung mga nasa Teachers Dignity Coalition. Teachers Dignity. Kailangan mo tumaas yung dignidad at kasama dyan yung pasahod. Tapos pati na rin yung pagtrato ng komunidad doon sa teacher. So, noong unang panahon ng mga Amerikano, kahit sa panahon ng mga Espanyol, mataas ang tingin sa mga teachers kasi galing sila sa matataas na level ng lipunan, no? Yan na lang ang kailangan ibawiin ngayon kasi medyo tumataas na yung sweldo ng mga guro, pero minsan binabalahura pa rin sila ng mga magulang ng mga estudyante. So kailangan nilang ibalik ng konti yung paggalang ng mga magulang tsaka ng mga estudyante doon sa teacher, no? At syempre yung mga teachers din naman, tigilan na rin naman yung mga kung ano-anong mga numalya at kung ano-anong mga katarantaduhan sa meron naman. Bebenta lang naman ng langgunisa. Hindi yun. Kasama na rin yun, no? Kasama na rin yun. Pero feeling ko nababawasan na yan sa laki ng sweldo nila. Lumalaki na kasi yung sweldo. Saka bukod pa sa laki ng sweldo, marami silang natatanggap na suporta galing sa pamahalaan. That's why, alam mo, nung nagpa-lecture tayo, di ba, dati, dito, nagpa-teachers training workshop, yes. Actually, daming mga teachers na gustong sumali. Yung slots lang natin ang limitado kasi pinupondohan na sila ng gobyerno. NCCA. So hindi ng DepEd. Yung kanilang bayad. Unti-unti na yan. Yung mga conferences. So, yun yung mga nangyari sa panahon na yan. So, malaki ang impact nung sistema ng edukasyon na introduce ng mga Amerikano, hindi lang sa edukasyon ng mga kabataan, kung hindi sa pagkilos din ng lipunan. Diba? No? Kasi hindi mo naman po pwedeng ihiwalay ang eskwelahan sa lipunan. Diba? No? Parte siya nung lipunan na ginagalawan niya, at sila din mismo, yung eskwelahan at saka yung mga teacher, nakaka-impluensya sa kung paano kumikilos yung lipunan. Naging mga importanteng membro ng komunidad yung mga teachers. Diba? Yun. Yun. Salamat ako. Ano ba dapat natin sabihin? Hindi, okay na ako. Yun. Okay. Magbasa tayo ng mga komento. Hello po. By the way, pinapasalamatan ko po. Alam nyo, kayo lang yung magandang nangyari sa buhay ko kanina, no? Ay yung Felipe Calderon High School, Integrated High School sa Tondo. Pinasasalamatan ko sila sa pag-organize sila ng isang symposium on public and local history for araling panlipunan teachers of the City of Manila. No? Na unang-una daw itong nangyari sa City Division Schools of Manila. No? So,
pinapati ko si Dan, si Danilo na siyang nag-invite sa akin. Binabati ko lahat ng mga teachers na pumunta na mula sa iba't ibang distrito ng Maynila. Maraming pong salamat. Okay. So magandang gabi, binabati natin sila Roniel Elmido, Renz Elgin, si Carlo Amboy, bagong tabas ka daw, sir. Yes, thank you po. Nos Sire Nasalak. Hindi, ano to eh, binaliktad to eh. Kalazan Erickson. Erickson Kalazan. Hello po. Gandang gabi din po. Oo. Tapos ano daw, masayang sana kung 3 times a week lang daw, na week na daw dulo. Tawagan naman kami. Huwag ganun. Alam mo, ganito yan, Renz. Pag ganito nagdudulotard ako, sa tindi ng traffic pa uwi ng Fairview, no? Sa mga nanonood dyan, ng mga tiga Fairview, madaling araw na ako halos dumarating sa bahay namin. May alas 12. May ganong sakripisyo pala ba na ginagawa ka, no? Alas 12 na nang ano. Kasi sobrang traffic na sa kalsada eh. Medyo hindi biro. Sa mga tiga Fairview na alam yung pinagsasabi ko. Lalo na ginagawa yung trend. Oo. Yung build ng ating ano, no, pamahalaan. New haircut ka daw, sabi ni Eming Estregan. Kailan daw ako magpapagupit? Tinatarantado ka ba? Every week nagpapagupit po. Actually, hindi na ako nagpapagupit. Nag-aahit na lang ako. Inaahit mo na lang yung buhok mo. John Ray Zamora Lumagi. Kailan daw ako magpapatabas? Pareha sila ng tanong, no? Parang gago naman. Parang putik. Magandang gabi. Si Romel Misa, estudyante natin to dito. Ronel Sienes, magandang gabi. Boots Ignacio. Yung talagang yung gupit mo ang talagang dominanting mga... Alam mo, buti na lang yun yung napansin nyo. Nagmukha daw akong bata. Alam mo, nung tinitignan ko yung sarili ko, akala ko guest natin si Jose Rizal eh. Pendol Espanto Hermida, hello. Magandang gabi, Jingo. Tapos, si ano, si... Cha... Kaponpon. Kaponpon. De Grand Lorien, magandang gabi po. Pogi ka daw, sabi ni Chaffy Larson. Grabe, Jason De Guzman, hello po. Tapos? Book daw ni Goyo, sabi ni Nose, may nasalak. Yan. No, hello. Hindi, si Erickson niya, Erickson. Ronnie Sevilla, guwapo daw. Grabe. Tapos Carlo Amboy daw, huwag na nating basahin yung komento niya. Ano? John Roger Maguyo, at saka... Tinag niya yung kanyang kaibigan na si JJ Bermeo. Magandang gabi sa inyo. Harry Asuncion Balais. Riency Sunny. Hello. Jacqueline Dagatan Madato. May tinag din siya. Kanyang kaibigan siguro to. Si Ate Jacqueline Dagatan Madato. Oh. No? Edong Santos. Gandang gabi. Pogi ka daw. Sabi ni Harry Asuncion Balais. Thank you po. Sana lahat po ng tao ganyan ang tingin sa akin. Ano? Ah, si Miko Lodzki. Nakilala ko to. Magandang gabi sa inyo, ma'am. Si Enric Pedron from Hong Kong daw. Excellent, sabi ni Renz Lawrence. Di ko alam kung yung haircut mo to o yung ano eh. Si Flo Camisa, sabi niya, oops, sorry mga pop, na late ako, kakatapos lang daw mag-live ni Pia Randy. Ah, talaga? Nag-live siya? Oo. Tepo Vistang Mises, oops, bagong hairdo. Talagang yun ang dominante yung pinag-usapan ngayon. Walang nagko-komento sa topic natin. Pendol Espanto Hermita, sino min dito ang nag-aral daw ng katon? Ito nga pakiano, ano yung ibig sabihin ng salitang normalan para sa mga millennials? Gusto kong malaman. Van, at may tanong ako sa iyo. Bakit si Lasal tinatag yung Lasal para sa mahirap, pero sa Pilipinas, estudyante natin mayaman? Oh, yun pala po. Siya, dapat pinangako pala natin paliwanag. Hindi, kasi medyo late na dumating yung mga ano, yung mga Lasallian brothers, no? Okay. Yung mga Brotherhood of Christian Schools dito sa may Pilipinas. Okay. So, anong nangyari kasi dito is, siyempre, dumating yung mga Amerikano, binuksan nila yung, ano, binuksan nila yung public school systems. Di ba, no? Dahil dumami yung mga estudyante. Ang nangyari ngayon, siyempre, bawal magturo ng relihiyon sa, ano, bawal magturo ngayon ng relihiyon sa public schools. Di ba, no? So nagkaroon ng ano, ng pangangailangan para sa mga pangangailangan ng mga Catholic schools, mga eskwelahan na magpapatuloy na bukod sa magbigay ng dekalidad na edukasyon ay magtuturo din ng ano, ng relihiyon, di ba, no, ng katekismo,
at saka ng iba pang mga aspeto ng pananampalatayang Katoliko, kaya Kristiyano. So, ng schools na ituturo din yung Catholicism. Kaya lang, syempre, lahat na ng mga medyo mahihirap, pumasok na sa public school. So hindi na sa kanila. So, ano nangyari? By default, ang mga nag-enroll dito ngayon sa Lasal, yes, ay yung mga medyo may kaya. Ganon din actually sa Ateneo at saka sa iba pang eskwelahan. Ang nangyari, napunta sa mga eskwelahan na patakbo ng mga religyoso, pare, madre, at saka ng mga brothers, ang mga medyo may kaya na. Kasi yung mga medyo hikahos sa buhay, sa public pumapasok. Pero alam nyo, diba? Alam nyo, sa totoo lang, pag tinignan mo yung Lasal ngayon, ang daming scholars eh. At ang daming sinusuportahan na schools ng mga mahihirap. No? Na subsidized yung kanilang pag-aaral. No? Hindi totally libre, pero subsidized. Pero sa ang count po, umabot na ng lampas 20% of Lasal students here, at least here in Manila, ay scholars. So, ibig sabihin, hindi makakaroon ng ganitong klaseng scholarship. Tandaan nyo, facilities lang panalo ka na sa Lasal eh. Tapos makapag-aral yung ilan sa mga mahihirap dito, hindi magagawa kung walang pondo din. At para gawin yung mga ano, nakukuha yung pondo sa tuition. Tingin ko more than the facilities, ang mas sulit talaga kapag nag-aral yung mga estudyante dito sa Lasal. Hindi na yung pagbubuhat ng sariling bangko, pero pagbubuhat na rin ng sariling bangko. Yung mga teacher. Masyadong mataas talaga ang kalidad ng mga professores dito. At mataas yung expectations at credentials na hinihingi sa mga teachers dito. Kaya kasi pinapasahod din naman ng tama. Tama. Okay, so yun, ang nangyari, kaya makikita nyo, parang naging puntahan ng mga mayayamang estudyante yung private school. Kasi yung mga mahirap papasok sa may public school. Tsaka nung mga panahon kasi na yun, hindi nalalayo ang kalidad ng public school saka sa private school. Actually, maaaminin nga ako eh. Nag-elementary ako, late 70s. Gumraduate ako ng elementary 1987 eh. Tapos graduate ako ng high school 1991. Anyways, puro ako private school. Nag-aral ako ng private school, ng elementary. Dito lang, malapit sa Lasal, San Isidro Catholic School. San Isidro Catholic School, dati, Lasal supervised schools yan. That's why sa amin nun dati, pag mataas yung grade mo, bibigyan ka ng green star. Tapos pag medyo mabababa ng konti, bibigyan ka ng blue star. Kasi mas magaling ang green kaysa sa blue. Alam mo na kagad ng pasaring. Okay. So anyway, I'd rather be green than be blue. So, dyan ako nag-aral. Tapos Adamson ako nag-high school. O dyan, pag sumasali kami sa mga quiz bee, nilalampaso kami ng mga public school. Sa totoo lang, bugbog na bugbog talaga kami. Alam mo yun, magtataka ka. Sabi ko, sa impyerno nag-aral tong mga... So, at bakit napakagaling nila? Lahat talaga ng tanong alam nila. Alam mo yun, kami parang, kahit anong isip ang gawin namin, hindi namin alam yung sagot. Yung mga public school talagang napakatatalino talaga. No? Pagkatapos yung mga yan, yan yung ano dati pa. Ngayon nagbago na yung ano eh, nagbago na yung trend. Pero dati, yung mga top graduates ng mga public schools, yan ang nakakapasok sa mga science high schools, so, yung mga Manila Science, Quezon City Science, Philippine Science. Samantalang kaming mga private school, wala kaming ano, hindi kami makasingit diyan sa mga ganyan. Pero ngayon nagbaliktad na. Ang lumalabas na ngayon, yung mga private schools ng elementary, yun na yung nakakapasok sa mga science schools ng ano, ng public school. Public yun, science schools eh. Siyempre gusto nila kasi mababa yung ano, wala nga halos binabayaran. Diba? Okay. So, medyo ano, inabot ko pa yung panahon na napakataas ng kalidad ng public school. Although yata, nung panahon ko,
ano, yung tipong, yung mga ano na lang, yung mga top sections na lang nila, yung mga section 1, section 2 nila, talagang sobrang gagaling. Si Terroristang Mises, public school nag-aaral yan, putsa, bigatin yan. Oo, bigatin yan si galing, Terroristang ano? Mises. Oo, valedictorian yan. Siya, sa eskwelahan niya. Ngayon, hindi biro yan. Pagkatapos, ano sila, pag kung saan silang mga contest nagsisisali, sila ang panalo. So, halimbawa, yung mga journalism contest, ala, dominated yan ng mga ano, dominated yan ng mga... May, saan meron akong ano doon? Meron akong muffin. Tingnan mo dyan, baka gusto. Yung mga journalism contest, dominated yan ng mga ano, ng mga tiga public schools. Math quiz bees, ako sa Diyos ko. English quiz bee. Nananalo na lang yata kami doon sa mga religion contest. Yan ang problema dyan. Mabigat talaga, mabigat yung mga public schools ng panahon namin ngayon. Medyo, ewan ko ah. May babatiin ako ah. Marky Espanyola. Sabi ni Marky Espanyola. Sabi niya. Lale, yan. Yan. Marky Espanyola. Wow, Prof. Shaw. From Symposium at Calderon High School this morning to the low tide segment this evening. More power. President, Mapsesta. Ayan, salamat po. Si Pendul Espanto Ermida, ang sabi niya, 300 plus years daw ng ano, thank you, ng Spanish rule, pero hindi daw tayo natuto ng Spanish. O mamaya, pagbatiin muna natin to. Don Makahilo. Ayun, hello po. Bihira kami makasama dito ng mga gandang mga chicks. Oo, okay. Kaya kailangan... Itong kaibigan ko from Iloilo. Public private school ka eh. At taga Iloilo ka? Yes. Ang tatay ko ay taga Iloilo din eh. Oo. Oo. At ang tatay at nanay ko are teachers. Teachers. Pagbati sa lahat ng mga teachers, one of my the most understated and underappreciated jobs. Pero talaga naman, talagang paghihirap natin, ano? So, Happy Teacher's Day, related po. Oh, Teacher's Day pala, nasa'yo tama pala, no? Happy Teacher's Day, mga kaibigan. So, sabi niya, 300 plus years. Napaganda nung iniregalo mo sa akin ngayong Teacher's Day. Salamat po. Sabi, 300 plus years, pero di tayo natuto ng Espanyol. Actually, natuto tayo eh. No? Ano? Alam mo, ang hindi lang ina-highlight, as late as yung mga 1920s, 1930s, marunong magkastila ang mga tao. Yung mga kongresista at senador natin nag-i-Espanyol eh. And in fact, may required course sa college na ilang units na Spanish. So, nawala na lang yung ano natin. Nawala na lang yung facility natin with the Spanish language, mga bandang ano na, mga 1960s. 1970s. Pero yung mga matatanda ng 1960s, 70s, nag-i-Espanyol pa, nagsisimvergüenza pa yan. Simvergüenza. Uy, alam mo yun? May nag-message dito, Pia Ibierna Spanis. Hi, Tito Ban. Miel and Jai. JP. Ah, JP ba yan? Oo, JP. Yan yung hello, Miel and JP. Oo. Yung Miel, poging-pogi yan kasi wala mo kung sino ang kamukha. Sino? Si Ban Ibierna. Oo. Kalbo din ba si Miel? Hindi. Pero kamungang-kamunga ako yan nung elementary ako. Ano itsura niyan ngayon? Yan ang itsura ko nung elementary tapos, ako. Si JP, kulot yan. Sigang-sigang. Batiin natin si anak ni Dr. Romel Hernandez at Tara Hernandez. Si Maui. Si Maui. May sakit daw. Maui, get well soon. Get well soon, Maui. Get well soon. Javier Asuncion Balais, living remnants of American era education. Siliman University and those American colonial era houses right. Around Siliman University. Jen Besar Serna Largosa, hello. Neo Francisco, excellent daw. Ano yung excellent? Baka yung discussion. Miko Kirapas, watching from London. Good evening, Pinas. Yes, sir. Sabi ni Rafi Chavez, ang sentro ng edukasyon ng Espanyol ay parochial education. Tama yan. Masyado nila dinikdik ang paniniwala, dogma, katoliko upang makontrol ang pag-iisip ng majority ng Pilipino. Totoo din naman yan. At ginagawa nila mismo panakot ang paniniwala katuruan, bagamat may eskwelahan din naman, ngunit ang nakapag-aral lang ay yung mayayaman. Actually, sila yung mga nakatapos ng ano ng universidad, yung mga mayayaman. Pero marami ding Pilipino, medyo nagkaroon ng konting basic education, no? Lalo na doon sa mga kagaya nila Maestro Justiniano,
Aquino Cruz. Ah, paano ng Spanish yung... Oo, oh, may mga ano kasi din dati, may mga maliliit na mga akademya, yung alam mo yun, small schools na sa town. Schools. Yung ano, meron, yung school ni Mabini. Yun, yung si Father, I forgot his name. Basta yun, Mabini, si yung teacher ni Mabini. Ganito, ha? Kami na mismo ang magko-correction. Marami pong Pilipino sa panahon ng Espanyol ang marunong mag-Espanyol. Marami sila. Marami silang marunong mag-Espanyol. Obviously, with varying degrees of fluency, di ba, no? Iba yung mga kagaya nila Jose Rizal. Talaga yun. Yung mga kagaya Jose Rizal, pag hindi mo makitang mukhang Indio yun, pag pinakinggan mo lang, talagang... Muy excelente. Espanyoles muy talaga. Muy excelente. Oh, pero mga Pilipino, alam mo, ito si ano, si Don Ilonga ito eh, 'di ba? Napakarami sa ano eh, napakaraming words sa Hiligaynon, ano, ano, words sa Hiligaynon. Star tener, 'di ba no? Star, oh, ano 'yan eh, na pumasok 'yun sa vocabulary ng mga Ilonggo eh, 'di ba no? Star tener, tapos mga kung ano-ano pa, maraming ba yun. Sa isang buwangga nga, tsabakado sila eh, di ba? Yung Spanish din eh. At saka marami yan, mesa, silya, di ba? Oo. So, pumasok. In fact, yung pagkabobo natin sa Spanish, nangyari yan, nung hindi na nire-require yung Spanish sa koleyo. Oo. Kasi di ba si Claro Recto, pag nag-i-speech siya sa Plaza Miranda, in Spanish yun. Ako nagkaroon nga ako ng profesora sa UP. Si profesora Maria Luz Zorezka. Sabi niya sa akin, Maria Luz. Nabasa niya yung pangalan ko, Ibiernas. Sabi niya, Ibiernas. Ah, sabi niya, tinawag niya ako. Tapos, do the younger Ibiernas still speak Spanish? Sabi ko, no more, ma'am. What a shame. Kasi apparently yung mga lolo ko, yung mga lumang Ibiernas. Hindi Basko ka eh, Baskong-Basko yung apelyido ko. Hindi lang ganoon, hindi lang dahil sa aming family background. Kung hindi, marami sa Iloilo. Marunong talaga. Hindi Espanyol talaga. Oo. Marami sa Iloilo. Labasa na ba tayo ng talang kanan yan? Hindi. Ako sinasabi ko lang is madami-dami din ang marunong mag-Espanyol noong mga panahon na yon. Correct. Kasi tinan mo si Aguinaldo. Oh, marunong din mag-Espanyol si Aguinaldo eh. Pero hindi mucho bueno, sabi nila. Oo. Pero meron. Oo, marunong. Pati si Andres Bonifacio, marunong, 'di ba? Marunong, pero siyempre, parang ganito 'yan. Maraming mga Pilipino marunong mag-English pero hindi naman Amerikanong English talaga na tsaka diretsa. Hindi, English. Oh. Pero nakakaintindi ng English. Pero hindi fully, kaya mahalaga pa rin yung talastasan sa mga wika ng Pilipinas. Correct. Oo. Oh. Anyway, Nico Kirapas, watching from London, Mike Magtira, Presi Gabina, Jing Villarreal, hello po, very informative daw. Lowly, yan, nakahabol daw siya. Ramil Carlo Barola, Paul Gilas, estudyante mo daw siya sa LB. Oo. Carlo Amboy, chemistry, sabi niya. Ano yun? Oh. Ah, baka ano, yung science. Edwib, sabi niya. Lasal, understanding by design, and then K+12. Yes. Sabi ni Rafi Chavez, kami ang start niyan. Sabi ni Rafi Chavez, natiga-antiki ito eh. Sabi niya, mas magaling ang mga lolo nung panahon ng American period. Kahit grade 6 lang yung iba, ang galing mag-English. Ah, tsaka ano, yung kukuha nila yung American diction. Punta ka sa Ipugaw. Sa Ipugaw, marunong mag-English yung mga matatanda doon. Boots Ignacio. Ah, buta, ito nanonood din. Sino? Lodi ko. Lodi, Marnel Peradilla. Lodi ko to. Professor ito ng ano ng College of Computer Science. Kaibigan ko to galing sa May Korea. Kumparing Puti, Emmanuel Gabion, Under Spain, sabi ni Nick Joaquin. Filipinos are reading Cervantes. Don Quixote. When the Americans came, Filipinos started reading Humpty Dumpty. Oh, sabi ni Harry Asunsod Balayos, madami pa ding Gabaldon type schools, school buildings. Meron sa Sagada, ipapuntang Pongas Falls, sa Secure na, maski sa ano, maski sa Iloilo may mga Gabaldon schools pa eh. Tsaka yes. Sa Antique may mga Gabaldon schools pa. Oh.
Ayan, sabi ni Chris J. Serrano, ang kinaganda ng American period is marami sa mga lolo natin marunong mag-English. Nabasa na to, sorry. Music, became a train engineer until he became Manila Railroad Company Superintendent. Yeah, hello, music's page. Carlo Amboy, Christian George Epi, salamat po. At yung kapangalan mo si Epi Fabonan, magandang gabi, Ginoo, mula sa Philippine Star, at marami pang iba. May mga pahabol tayo. Ito mabigat ito. Ito niya magbasa dito. Terrorist ng MISIS. Finally, inamin na mas magaling ako. Wow. Panalo. Wala tayong magagawa eh. Kasi mananalo to ng 1 billion na ano. Ay, mamaya. Oh. Alam nyo, yung terrorist ng MISIS. Napaka-bait niya, napakaganda, napaka-sexy. At tumaya ba siya sa loto? Kaya sinasabi mo lang yan, kaya dahil tumaya siya sa loto. Mananalo ng 1 billion ito eh. Alam mo, isa-isahin nyo lahat ng mga kalsada doon sa Teachers Village. Teachers Village, yes. Yun si teroristang Marxist, mapagkumbaba, maalalahanin, magiting. Alam mo, sinasabi mo lang yung mga magagandang katangian. Ngayon ko lang na-realize habang tinitingnan ko yung screen na ang gwapo ko pala sa gupit ko ito. Thank you, Don. Thank you. Salamat sa suporta mo. Sa lahat mo na nakaintindi sa akin sa buong buhay ko, sa lahat ng pinagagawa ko, utang ko po sa inyo at ginagawa ko lahat ng bagay para sa inyo. Maraming salamat. Okay. Mukhang malapit na. Hindi na rin maganda na pinaghihintay natin ng napakagandang dilag na Rusty Fernandez. Oo nga, Don Makahilo. Rusty Fernandez, galing daw kay Tokyo. Sa Tokyo, Rochelle Gatos Divino. Hello po. Salamat sa pagpapunlag sa symposium. Thank you po sa pagpunta. Angelo Eronimo. Ayan, tignan mo to ha. Christian George Epi, maraming salamat po sa info uli, Sir Shaw at Sir Van. Lakas ng tama. Dapat sinama natin siya sa ano namin dito. Ngayon o, kanina eh. Nag-ano din o, kaso may ginagawa siya eh. Pwede kasi kasama ka sa discussion. Hindi, pwede naman sa susunod. Kasi ito, ano to, tungkol sa feminismo, baka meron kang pwedeng sabihin tungkol sa kasaysayan ng kababaihan. Gawin natin yan. Sabihin mo kung ano. Ano to eh, women's studies to eh. Sabihin mo ma'am kung kailan ka susunod pwede na pupunta dito, pagkatapos kung anong gusto mong pag-usapan, di yun yung... Susundin po namin yun. Oh. At saka kaya niyo po yun kasi NGO girl ito eh. So... nagkakilala kami nito sa Ramon Magsaysay. Nag-attend siya. Tapos idol niya daw ako. Imaginin mo yun. Idol daw niya ako. 2012. Imaginin mo yun. Basta Ilongga. Matindi. Basta Ilongga, sweet lover. Binabati. Jack. Hello, Jack. No, they have to be the best friend. Oh, sorry. Okay. Ano pa ba? Teka lang. Iyan natin. Sino pa bang pwede? Pwede mo ang angel eh. Eming Estregan, mabuhay ang mga wuguro, underpaid, you are the best. Yes, natotoo yan. Hindi na rin masyado ngayon. Minsan medyo, misunderstood medyo, lang. Medyo nakabawi-bawi na ng konti nito mga nakalip. In fairness. Mm-hmm. Mula kay na Noy-Noy. Medyo nagtataas ng sweldo doon. Oo naman. Tapos pinagpatuloy lang. Ni Pangulong Duterte. In fairness, ayan, Nenet Augusto, Corredor, Terrasa. At saka, ang pinaka-importante yata sa lahat. Postpolo. No? Kasapuego sa Kapampangan, Kasapuego. Ang pinaka-importante yata sa lahat, medyo mas maganda na yung suporta ng DepEd ngayon sa ano. Kasi siyempre, kailangan pag-teacher ka, hindi ka lang naman basta nagtuturo eh. Nagko-continuing education ka, di ba? Tama. Yung tinatawag ng human resource development. Medyo nagkapunduhan. Ang ayoko lang yung CPD. Yung CPD medyo kaulo lang yun. Sorry ah. Alam mo, magkakampi tayo, Trillanes, pero yung CPD na yung basura yung batas mo na yun. Pahirap sa teacher yun. At sana ma-repeal. Magkakampi tayo, pero sorry. Actually, sa amin ng sister ko, it was not really Trillanes. It was... Sino? Si Trillanes ba? No, Trillanes? Ah, Legarda. Kasi si Trillanes kasi nag-claim eh. Siya nag-claim dyan sa CBD until nung medyo hindi na maganda yung reaction ng mga tao. Roberto Bantugtan, aka Robert Tan ng PTB, noong unang panahon, nung kami nasa PTB pa. Hello po, kamag-anak ni Jose Rizal. Salamat po. Oo, kasi
ano, yung mga bantog side, di ba, no? Yes. Si, ano, si Asuncion Lopez Bantog gumawa ng sino. Mm. Ebuena Perez Alvarez. Tama ang CP Dialysis na po. Yes, on that note, maraming pong salamat sa inyong pagpunta. Pagpunta doon. Hindi siya, baka meron siya. Meron siya babatiin. Babatiin na dito ka mga. Magbati ka sa Ilonggo. Magbatiin mo yung mga tao sa Ilonggo. Baka meron mo batiin at sige gusto na, batiin mo na. May gusto ka sabihin, ito na yung panahon mo. Oo. Sa mga kadulaw time natin sa iba-ibang lugar sa bansa. Tingnan nyo naman gano'ng kaganda itong ating guest ngayon. Ano? Sige. Sige, ano, kumusta? Ikaw ay may tattoo ni Fang Od. Yeah. Ayan, pakita mo. Ang tree, buti pa siya na tattooan ni Fang Od. Ako wala akong lakas ng loob magpa-tattoo. Ako ayun, din nasakit talaga. Sakit daw talaga, sobrang sakit daw eh. O, pati yan. Kay Fang Od din yan. Asa ako yan. Pero nabinyagan ka na nung signature. Oh, anong masasabi mo sa ating mga, nanonood ka ng ano, alam mo ba na laging, pagka, ano, heart shape, nagkaano siya ng heart ano reactions na ano dinadamihan mo yung heart reaction, sabi niya siya, oh, nakikinig ako ngayon at dinadamihan ko ang heart reactions. Ganyan po manood to Mr. Biernas ng ating show. So sana naman po ay sana naman ay hindi namin hindi ka namin na-disappoint sa aming mga episode. Sa mga aming mga opinion kahit na minsan gaguhan mo na usapan naman dito eh. Tsaka medyo political kung minsan, na alam ko medyo may hindi ka rin dyan. Iyan mo saan kung anong may sasabihin ko. Ano, sige ko. Wala, hi! Wala, alam mo kakatawa that I'm here. Oo. Kasi, iti-text ko pa lang sana yung sisters ko to watch this. Hindi, pwede naman team replay eh. Team replay. So, anong masasabi mo sa yung mga kamag-anak sa Iloilo? Mayong ang gabi ilanda. Mayong ang gabi ilanda. Sa inyo, nihilang na ako sa inyo. ano pa? Alam mo, kasi masyay ka pala, no? Hindi ko gets. Kasi napaka-articulate mong tao. Lagi mo akong inaaway tungkol sa mga political views mo. Tapos, hindi siya ready. Hindi siya ready. Meron siyang pwedeng sabihin. Kaso, yung wala siya sa proper frame of mind. Oo, kasi you were here to go to awake. Oo, nasa ganung klase ng mood vibe. So. Actually, ganun din ako. In fact, hindi ko nga alam kung bakit upbeat ulit ako. Gayong dapat eh. Ganito lang akong magsalita. Yun. Sa lahat ng mga tao na naniwala sa akin sa buong panahon ng aking buhay at sa lahat ng mga nakaintindi sa akin, sa inyo ko po lahat ginagawa at inaalay ang aking mga efforts at ang aking buhay. Ako po si Xiao Chua na nagsasabing, ang kasaysayan ay hindi basta-basta kwento. Meron itong metodo. Magtanong, mag-imbestiga, magkumpara. Wala ka bang ano, di ka magbababay sa mga tao o ano? Hi guys! Lalo na sa mga sa mga taga-Iilo at sa taga-Balasan, lantaw ka mo perme, kina mo ka mo matunan. Kabala nyo na. Kaya siyempre, gina-isla nila ang historita. De, kayo huwenta, pagpamati ka mo de perme. So, follow Sir Sean. Dugangan sa pailis, ah. Sabi niya, may tiyo rin din niya, konte. Pinapalitan daw yung ating kasaysayan, kailangan bantayan natin. Kaya sabi ko, dagdagan pa natin ang palit. Kasi may visionista ito. Ayan. Yellow tide din ako, diba? Oo, yellow tide, dulo tide. Dalawang yellow tide. Yes, yellow tide! Eh kaso, alam nyo, kung si Xiao Chu wala naman nakabangga, walang problema. Kaso, pagka, alam mo, pag magandang kapagano, talagang wala kang masabi. No? Kung hindi magbababay na lang ako, ako po ang inyong paboritong dulaw tardi, sorry, ang Vanny Dianas. Kinukot ang batalang Zeus Salazar, no? Sabi niya, ang kasaysayan daw ay sa laysay na may saysay, di ba, no? Pero samantala kami dito sa dulaw tardi history live at sinasabi namin, lagyan ng saya ang saysay, kahit medyo malungkot kami. Okay. Ganda gabi po. Salamat po. Thank you.